all light shining through. You're barely waking, but I'm tangled up in you. I'm open, you're closed. I follow your ghost. I worry I won't see your face. Light up again, even the best fall down sometimes. And even the wrong words seem to rhyme. And out of the doubt that fills your mind, I somehow find you and I collide. I'm quiet, you know. Well, I've found I'm scared to know I'm always on your mind. Well, even the best fall down sometimes, and even the stars refuse to shine. And out of the back you fall in time, I somehow find you and I collide. Well, don't stop here, and I've lost my place, and I'm close behind. I'm close behind. Hi, Bubu. This is it. Matutupad na ang pangarap mo na magpapasawa ko. Things won't express how much I love you. But here's a little something for you. Sana magustuhan mo. Pero dapat, mas gusto mo pa rin ako. I can't wait to be your missus. See you later, my soon-to-be mister. Find that you and I collide. Finally find that you and I collide. You finally find you and I. You and I. Wow! La, la, la. May ano, may tunog. Na? Na-miss mo na ba ako? Kasi ako miss na miss na kita sobra. Onti na lang talaga at kasal na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita ka na naglalakad sa aisle. Pupunta sa akin at sabay tayo pupunta sa altar at hangarap kay Lord. Sobrang happy ako sa araw na to. Halo-halong emotions yung nararamdaman ko sa'yo. Excitement, saya, kaba. Finally, ito na yun, Bubu Bear. Kakasal na tayo talaga. Magiging Mrs. Santos ka na at magiging mommy sa mga magiging anak natin. Ang saya, di ba? Magkakapatid ka na. Enjoy lang natin tong araw na to dahil para sa atin to. Cherish every moment. Sana suot mo yung gift ko sa'yo mamaya at sana magustuhan mo. Basta andun lang ako sa dulo, ha? Hihintayin lang kita. Mag-aabang lang ako sa pagdating mo. Huwag mo masyadong tagalan. Inip na ako. Pakasalan kay. See you. I love you, Bubu Bear. Ricky. Heart beats fast. Colors and promises. How to be brave.
Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Oh, ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagala. Take this woman to be your wife, to love her, to comfort her, to honor her, provide for her, forsaking all others, clinging only to her, as long as you both shall live. Hello? I do. Candy, ang gwapo-gwapo ng groom mo. Do you take this man to be your husband, to love him, submit to him, forsaking all others, clinging only to him, as long as you both shall live? I do. Since Ricky and Candy have committed their lives to the Lord Jesus Christ, this ceremony and, more importantly, their marriage will be based on God's eternal word, the Bible. May I ask the Bible bearer to come forward, please? Thank you very much. Ito po ang magiging batayan ng kanilang pagsasama at ng kanilang pamumuhay. Ang Biblia po ang ating pamantayan sa ating pag-uugali, sa ating gawi, at sa ating pamumuhay. When we obey the Bible, we can be assured of harmony and success. When we don't, we can experience agony and misery. Ayaw natin nun. Allow me to encourage you, Ricky and Candy, from the Word of God. The Scripture says in 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. Sinasabi ng salita ng Diyos, tayo'y nagmamahal sapagkat tayo'y minahal. Ang sumulat po nito si Apostle John. And why would it be so interesting to understand this passage based from the author? You have to know the author personally, based on his writings. The Apostle John is the brother of another apostle by the name of James. James and John. If you will read the Gospel, kung babasahin niyo po yung Ebanghelyo, meron po silang tatak. They have a label with the people around them. James and John are known as sons of thunder. Mga anak ng kulog. Why is that so? Because these people have a problem with their temper, have a problem with their attitude, have a problem with their words, the use of words. Meron po silang problema sa pag-uugali. I would say that they are like volcanic in their attitude, ballistic in their responses. Anong nangyari? Bakit itong mga basagulero na to, James and John? I remembered when I read a portion of the scripture, they encountered persecution, and James and John asked the Lord, Lord, gusto mo patamaan na lang natin ang kidlat itong mga tao na to.
And the Lord says, no, that's not our ways. You could see how violent these people are, how they would respond to their situation. But suddenly, here is the Apostle John, who is no longer an advocate of vengeance and violence and conflict and revenge. He's now an advocate of love. Why is that so? Anong nangyari? Anong nakain itong mama na ito? Bakit dati palaaway, palasigaw, parang kulog, mahirap kasama, mahirap pakisamahan? Suddenly, all of a sudden, his life just turned around, and this apostle, from a life of issues with temper and violence, has now become a billboard of love. Why is that so? Because of an encounter, because of an experience, because of a personal interface with somebody who taught him how to love. Jesus called out John to be his disciple, and in that relationship, the Apostle John learned how to love. Ano po ba ang dahilan bakit tayo nakikipagkaibigan? Bakit tayo nakikipag-ugnayan? Ano po ba ang dahilan bakit tayo nilalagay ng Diyos sa isang pamilya? Ano po ba ang dahilan bakit tayo mag-aasawa? Sa lahat ng nabanggit ko ang pakikipag-ugnayan, isa lamang ang pundasyon, pagmamahalan. The Lord has to use relationship for us to be able to express who He is, that He is a God of love. Ricky and Candy, this is the reason why God brought you together, for you to be able to display who God is in your life, that He is a God of love. Ano po ba ang pag-ibig? May narinig ako, hindi ko alam kung nasa Bible to, ha, pero basahin ko na lang. Mukhang nasa Bible to. Because the person defined what love is. May mga iba ang sabi nila, love hurts. Yung iba naman sabi nila, too much love can kill you. Ano po talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? May nagsabi, sabi niya, ang pag-ibig, hindi parang cellphone. Pag naluma, papalitan. Ang pag-ibig, hindi parang damit. Pag may bagong uso, papalitan. Ang pag-ibig, hindi parang pagkain. Kapag pinagsawaan, pamimigay na lang. Ang pag-ibig, hindi parang pusa. Pag maingay, Ricky, ililigaw na lang. I don't know if this is from the Bible, but there is an essence of truth to what this person mentioned. Most probably you know the person. Ano ba ang papasukin ninyo, Ricky? Ano ba ang dapat na taglay ninyong katotohanan para maitaguyod ninyo itong relationship ninyo? Allow me to give you 3 things about your marriage. Number 1, your marriage will not last forever. Sorry to burst your bubbles. Because your marriage will only last till death do you part. Hanggang buhay kayo, kasal kayo. Pero kung yung isa sa inyo ay pumunta na kay Lord, wala nang kasal. So your marriage doesn't last forever. A lot of people, they are hoping, sana, may forever. But marriage is not. You cannot bring your marriage certificate in heaven. Because the Bible says in heaven, we will no longer be husband and wife, but we will all be children of God. Worshipping Him like we did a while ago, that's a picture of heaven. That's what you're going to do forever. Yung marriage nyo, it's not forever, but your worship, it's forever. And that's more exciting. Secondly,
The married life cannot outweigh and outlast what eternal life through Jesus can provide. Hindi niyo pwedeng pamalit ang pagsasama ninyo, ang pag-iibigan ninyo sa pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon walang katulad. How I wish that Ricky's looks is enough candy to make you happy. Sa kabila, nagwapo siya. How I wish that Candy's beauty and charm is enough, Ricky, to make you happy. Your feelings, features, and even finances in your marriage will not be sufficient to fill the void inside of us that craves for true love. And until you experience what John experienced, you will never experience love. John said, I know how to love because somebody taught me how to love. And I believe, Ricky, that you can love Candy best because you have experienced the best kind of love. And that is the love of Jesus. And I believe, Candy, that you can love Ricky best because you have experienced the best kind of love. And that is the love of Jesus. The most loving and generous spouse cannot surpass what Christ can provide in their marriage. No amount of regular dates, trips abroad, lavish gifts, chocolates and roses, flowery words, passionate sex, and sacrificial efforts can match the love of Christ in our lives. I am a married person myself. I've been married for 27 years. And I would like to tell you, Ricky and Candy, that there are times that my wife does not satisfy me. There are times that I cannot satisfy my wife. There are times pikun na pikun siya sa akin. But what will make her remain is not my love for her, but the love of God in her through me, for me through her. Ito ang magpapanatili ng inyong pag-iibigan, ang pag-ibig ni Kristo. Sapagkat kung damdamin, ang damdamin parang roller coaster. Up and down, minsan mahal, minsan inis, minsan pikon. But if you will remain in the love of Christ, Rick and Candy, you will remain. The love of Christ is the basis for the husband to love his wife and the wife to submit to her husband. And the love of Christ is the basis for success in every kind of relationship. What is the love of Christ? It is the love that does not count wrongs. It is the love that forgives. It is a love that does not define a person based on his or her past. It is a love that is gracious in mistakes and failures. It is a love that does not give up. It is a love that does not leave us nor forsake us. Ricky and Candy, aalisin ninyo sa bukabularyo ninyo ang salitang hiwalay sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, hindi niya kayo hihiwalayan. It is a love that will stay even if the whole world goes away. It is the love that is unconditional, selfless, and sacrificial. We love, you love, because He first loved us. Ricky and Candy, may you grow in the love of Christ so that you will grow in your love for one another. Una sa lahat, ang ganda mo, sobra. I love you. Naalala ko, 6 years ago, habang nasa work ako, nakita kita sa stage. Sinilip kita sa glass portion ng door. Sabi ko sa isip ko, sino kaya yung babaeng yun? Maganda ha? Pwede. Pero parang merong something. Una pa lang. Until dumating yung time na nakasalubong kita or nagkasabay ata tayo sa elevator nun. Siyempre, pogi ako sa'yo. Tanong ko yung name mo. Sabi mo, Candy. Sabi ko sa'yo, ang tamis naman. Nagsimula tayo bilang workmate. Tapos madalas akong pupunta sa office mo. Papakita ko sa'yo. Sinisirap kita sa office mo.
Tapos nun, mayroong nag-birthday sa co-work natin. Pareho tayong na-invite. So, nag-offer ako sa'yo na sa akin ka na sumakay. Siyempre, natuwa naman ako kasi pumayag ka. First time kita nakasama nun na sa labas ng work. Doon ko naramdaman na may something talaga. Masaya ako nakasama ka. Doon ko rin na naramdaman na I like you na pala. Madalas tayong magka-text nun. Tapos naalala ko, nag-date tayo. First time natin nag-date. Hinawakan ko yung kamay mo nun eh. Habang nasa sasakyan tayo, tapos habang naglalakad tayo. Kala ko nga eh, matayin ka na sa kilig eh. Doon ko naman naramdaman na mahal na kita. Sobrang saya at gang ng feeling ko dahil sa'yo. Sobrang loving and caring mo. At napakasweet mo. Bagay pala talaga sa'yo yung pangalan mo. Pero mas bagay ka pa rin sa'kin. Mas minahal pa kita habang tumagal. Sa'yo ko lang naramdaman yun. Sobrang pagmamahal, tinanggap mo ako ng buo. Pati mahal ko sa buhay, minahal mo, tinanggap mo din. Walang pero, walang kasi. Doon ko naramdaman na ikaw na talaga. Ikaw na talaga ang gusto kong masama habang buhay. Kahit pa sana kung papayag si Lord na kung sa kabilang buhay, payag pa rin ako. Sobrang bait ni Lord at binigay ka niya sa akin. Unti-unti nag-iba yung buhay ko dahil sa'yo. Mas naging focus tsaka inspired ako. Gusto ko kasing may bigay sa'yo yung magandang buhay tsaka yung future. Ikaw yung best friend ko. Ikaw yung lover ko. Ikaw yung crush ko. Ikaw ang lahat sa akin. Wala nang kulang sa'yo. Apelido ko na lang. Kaya, mamaya, huwag ka mainip, nasa'yo na yun. Bubu, pangako ko sa'yo na mamahalin kita ng buo at habang buhay. At rerespetuhin at gagalakin kita. Ibibigay ko sa'yo kung ano man ang meron ako at kung yung wala pa, pagsisikapan ko na maibigay yun sa'yo. Iintindihin kita sa buong makakaya ko. Kapag may toyo ka, lalo na pagka magkakaroon ka na. Lalambingin kita kapag galit ka para magkabati na tayo. Susuportahan kita sa lahat ng bagay, lalo na sa mga business mo. Nandito lang ako. Mamahalin ko ang mga mahal mo sa buhay. Ako magiging katulong mo sa hirap at dinawa. Haba, no? Walang iwanan, walang ayawan, walang sulian. Tayo na talaga forever. Basta si Lord ang center ng pagsasama natin, lahat kakayanin natin, lahat malalagpasan natin. Mahal na mahal kita, sobra. Handa akong patunayan yan araw-araw. I love you, I love you, I love you so much. Ang tagal nating hinintay ito. Ito yung lagi nating dinadasal, gabi-gabi, na sana matuloy na. Lagi nating dinadasal kay Lord, Lord, sana matuloy na po. Sa kabila ng lockdown, sa kabila ng COVID, sa blessings ni Lord, tuloy na kasal natin. I love you. I, Ricky, take you, Candy, to be my wife, to love and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. This is my solemn vow. Pawis na pawisa, kabang-kaba. Una po sa lahat,
Good afternoon po! Hello, hello! Are we still alive? Ayan. And syempre, naghayak sa kanila. Hi, Bubu! Finally, andito na tayo. It's a yes. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko na-imagine noon na ikakasal ako. Nung dumating ka sa buhay ko, lahat yun nagbago. Naalala ko pa noon kung paano ka magpa-cute sa akin. In fairness, nahuli mo ako doon ah. Yung mga pa-letter-letter mo, nahuli mo ako. Pero alam mo, salamat for listening and obeying God na ako talaga ang para sa'yo. I thank God the most sa kung sino ka. I thank God for your life. Ikaw na walang ibang ginawa, kundi mahalin at pasayahin ako. Hindi ako nang bobola, totoo yun. Hindi lang ako, kundi buong pamilya ko. Ikaw na walang ibang ginawa, kundi intindihin at alagaan ako. Ikaw na laging nagsasakripisyo at inaako ang mga bagay na dapat na ako ang gumagawa. Sinasamahan ako kahit saan ako magpunta. Sinusuportahan ako kahit sa lahat ng ginagawa ko. Pinapalakpakan pa rin ako kahit minsan sunog ang luto ko. Pati nga sa pagbablog ko, sinamahan mo na din ako. Pati ikaw na papa. Hello guys! Welcome back to my channel! Diba? Sobrang mapagbigay mo, hindi lang ng bagay, kundi ng oras at pagmamahal dahil niyakap mo rin ng buo ang pamilya ko at ang mga mahal ko sa buhay. Higit sa lahat, minahal mo ako at nirespeto. I have to confess this. Minsan napapaisip na lang talaga ako. Meron pa rin po pala talagang ganitong klaseng ng lalaki. At ikaw lang para sa akin. You are so patient and selfless. Buong pagsasama natin was pure happiness and love. Ni minsan hindi mo ako pinalungkot o pinaiyak. Pinaiyak sa tawa, oo. Grabe. Dati pangarap lang kita. Ngayon, mapapangasawa na kita. Sobrang swerte ko dahil nakilala kita. At gusto kong ipagsigawan sa lahat ngayon that I am more blessed to have this godly man beside me in my life. I never asked, but God loved me so much na binigay kanya sa akin someone who is more than I deserve. Wala tayong ginawa. It was the Lord. It was His plan na mapag-isa tayo at the right and perfect time. Sa ilang taon na magkasama tayo, wala kang binigay sa akin kundi puro saya. Anim na buwan tayong nagliligawan. Anim na buwan tayong long distance relationship. Nasa Cebu ka, nasa Malabon ako, at nasubok ang ating pagsasama. Anim na buwan na postponed ang kasal. March hanggang September. Anim na buwan tayong naghintay. At ngayong ikakasal na tayo, unti na lang, anim na taon na tayo. Ngayon, ramdam ko na, it's all worth it. We waited, we became patient, and we obeyed. In God's grace, despite of what's happening in the world right now, He remained faithful. God remained faithful. Grabe yung goodness ni Lord, that it was always Him who moved us and our love together. Ngayon, hindi na ako makapaghintay pa as we build our own family. A family that will honor and glorify God's name. Cute at makukulit na kids like you. Yung makukulit ikaw, yung cute ako. Just to be sure, ha? In Jesus' name, let's declare it! Palakpakan naman po dyan, guys! Wait, di ba ako tapos? Ito na. Sa pagharap natin ngayon sa lahat ng mga mahal natin sa buhay at sa Panginoon, gusto kong ipangako sa iyo that from now on, I submit to you as your wife. I promise that from this day forward, you will never be alone. Hindi ka na mag-iisang magpre-prepare ng food. Mas dadamihan ko pa ang alam kong lutuin, so help me God.
Di ba, may marami ng cooking show sa YouTube. Marami na akong pagkokopya. I promise to work out and exercise with you, kahit hindi naman ako pumapayat. I promise to support you sa lahat ng ikakasaya mo in God's favor. I promise to honor you and devote ourselves in prayer, kahit para makapagsilbi tayo sa Panginoon ng magkasama. I promise to understand you at alalayan ka sa lahat ng bagay. I promise that I will do my best na maging mabuting asawa at ina ng mga magiging anak natin. I promise to love you faithfully dahil mula noon, ikaw at ikaw lang. Bubu, Bunny, mahal ko, asawa ko, Mr. Ricardo Yap Santos Jr., mahal na mahal kita at mas mamahalin pa kita habang buhay. In the name of God, I, Candy, take you, Ricky, to be my husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. This is my solemn vow. Candy, I give you this ring as a symbol of my vow, and with all that I am and all that I have, I honor you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ricky, I give you this ring as a symbol of my vow. With all that I am and all that I have, I honor you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Candy, I will trust God to faithfully provide for us and our family. I commit to bless you, to serve you with all your need, with all of your needs. In Jesus' name. Experience your presence, Lord, more than anything else. And I pray, Lord God, that this presence will be felt by this couple throughout their lives, Lord. More than all the blessing, more than all the financial success, more than all the things that they can get, Lord God. Your presence is enough for them, Lord God. And thank you for the love, Lord, that they are always experiencing from you, Lord God. May you sustain them with your love. And as they grow together, Lord God, I pray, Lord God, that their faith, Lord God, will increase, Lord God. At sa pagsasamang ito, Panginoon, ikaw yung mabibigyan ng kapurihan, Panginoon. Salamat sa kanila, Lord God. Thank you for this occasion. I pray in Jesus' name. Lord, we lift up to you today, Lord, this blessed union of Ricky and Candy. We pray that what you have started in them, Lord, you will carry it to completion, O God. We pray, Lord, that you are the one who authored their marriage, Lord. And we declare that you protect them with a shield that no weapon or any attack of the enemy will prevail, Lord, against their marriage. We also pray, Lord God, that as you make them to be one flesh, we pray, Lord God, that you may you use their marriage, Lord God, for their advantage, Lord, in everything. In agreeing with each other,
for strength, Lord God, for encouragement as well. And Lord God, may they enjoy the gift of intimacy as a couple, Lord. That we declare, Lord God, that the sacred covenant with you will never get defiled, Lord God. We pray, Lord God, that you keep them holy and pure for each other, Lord. And may you use their relationship as a blessing to their families, to their friends, and even to others, Lord God. We even ask, Lord God, that you provide for everything that they need, Lord God, and everything that they will be having, Lord God. They will be needing, Lord God, in the future. We also pray that you give them, Lord God, the grace to love, to cherish each other every day of their lives, Lord. And Lord God, may they continually abound with every good work so that their union will direct people into knowing you, O God. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody will say, Amen. Ricky and Candy, I would like you to hold hands together. Having pledged your faith in God and your love for one another, by exchanging of the vows and the giving and ring and receiving of the rings, and looking to heaven and asking divine sanction, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. When I just want to look at your face, with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace, in the cold of the night. I just can't believe that you are. You are just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Girl,
beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Our good Father, thank you so much for tonight. We have so many things to be thankful for. We have an excuse to have fellowship, to dance, to smile. And most of all, thank you for the food we are about to partake. Thank you for the appetizers we just ate a few minutes ago. And we thank you for the fellowship we are about to enjoy more. Until the night ends. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you.
ikaw lang aking mahal. Crazy. What? We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. Never meant so-
much like me. Jinx! Jinx again! Our mental synchronization can have but one explanation. You and I were just meant to be. Say goodbye to the pain of the past. We don't have to fit anymore. Love is an open door. Love is an open door. Let me be so much more with you, with you, with you. Papayo, anyway, good evening. Kainin, napasubo ako sa inyo. Sabi ko, kakain lang ako. anyway, good luck. And may papayo ko lang sa inyo bilang mag-asawa ay magbigayan. Sabi nga ni Pastor, every 15 days, at 15 of the month, katapusan, ibigay ang hilig yan. So pag nag-away, magpapahabayin ang araw, yun nga, at least narinig ko naman kanina na si Jay mapagbigay. Lovable siya. So, ituloy lang yung ganung bagay para humaba. Like, kami ni inang nyo, for 23 years, puro yes dear lang ako. Kaya, yan ang sikreto, yes dear. So, happy wedding ha. Congratulations. Abay lang ha. Ninong din ako sa mga siblings, mga anak. Okay, good luck, good luck. Kain uli ako, ha? Okay. Thank you, thank you. Alright, sana tumagal kayo hanggang 50 years, ha? Bigayan lang kayo. Bigayan lang. Nasa babae ang ikaw magdadala sa inyo. Hindi ka na pasensya, puro pasensya. Parang magdadala. Yan. Pasensya ka rin. Bisa, may sumpong din yan, no? Mana, mana. Sa nanay. Congrats sa inyo. Alam mo na, God bless sa inyo ha. Dito lang ako. Problema. Pag-uutang, sarado pinto na. Hi, te. Happy wedding, Kuya Ritz and Happy Candy. And... Hello? May napan ako. Ito, hindi ko nagagawing long tong speech na to. Pero alam ko magiging meaningful to para sa inyong dalawa. Start muna kay Kuya Rix. Kuya Rix, ikaw, naging best friend kita. Naging car partner, house partner, and... Ayun. Gusto ko lang sabihin sa'yo na be good always to my sister and huwag ka na magbabago. Stay what you are. And sa'yo, ate, wala nang kailangan sabihin eh. Di naman ah. Kompleto ka na. Wala ka namang abnormalities. Okay naman. The joke lang. Kidding aside, Ate, you're the best. You're the best sister I ever had. Pero, since wala naman si Ate Kim, naging best sister ko naman. Naging best sister ko naman din si Ate Kim. Pero, ayun. Happy wedding sa inyong dalawa, te. Love you, Felix. Kain na ulit ako. Hi, ate. Hi, kuya. Hindi ako naiya ako. Congrats. Thank you sa lahat, sa pag-intindi sa akin. Thank you. Hello, hello, good afternoon po sa inyo lahat. And, ay, good evening. Sorry. Good evening. First of all, I just want to congratulate my best friend, Candy and Ricky. And finally, natuloy na ang kanilang kasal. And after, kasi ilang beses na delay dahil sa nangyari po ngayon. And natuloy na. And gusto ko lang sabihin na, Candy, sorry. Thank you kasi... ayun na
napaka-caring na best friend ni Candy. And si Ricky, nakasama ko rin sa trabaho, napaka-bait. Both of them nakasama ko sa trabaho. And nakita ko or na-witness ko yung love story nila from 2016 hanggang ngayon. Nakita ko paano sila magmahalan. And then, lagi kong sinasabi si Candy na sana all. Kasi nasa kanya na lahat. I mean, perfect family. Then, nandyan si Ricky. As in, nasa kanya na lahat. And super love na love ko si Candy as my best friend. And yun. Thank you. Congrats po sa inyong dalawa. I'm really happy for the both of you. I remember those days when I was just a little kid who's lonely and hindi ko talaga alam yung gagawin ko sa buhay ko. I was innocent, like wala talaga akong alam. And then, my sister came. She's always there to guide me, to teach me, to discipline me, to make me more of a good person, and even made me closer to the Lord. She's never tired of me. Napakalaking naging impact sa akin ng ate ko. She changed me into a better person a lot since then. She really is a big role model for me. There's this day na umalis sila ate and kuya noon papuntang Baguio. And ito ata yung first time na umalis sila ng matagal. This day, I realized na mamimiss ko talaga sila. Hindi ko alam yung gagawin ko nung umalis sila. Like, without her, I don't know what to do. Everything she does makes me want to do it myself too. Like, idol ko talaga siya. As we grow older together, nag-start si ate ng YouTube channel to vlog and share her memories with everyone. And I always support her for making her channel grow. I remember when she just reached 1K subscribers sa YouTube noon. And ang saya talaga namin, like, I'm really happy for her. As the time goes by, pataas ang mga subscriber niya. Now that she has reached more than 100,000 subscribers, I'm really happy and proud para kay ate. She has helped a lot of people in their lives. She's a big role model to everyone. And of course, especially me. I just can't believe the fact that she's calling me her little sister, like, ate mo siya? Di ba nakaka-proud? I'm really thankful kay Lord that He gave me a loving and caring sister like her. And a kuya like him na parehas sila hindi nagsasawa pakisamaan ako. And who never gets tired of me even when things go hard. Thank you, ate and kuya, for being always here with me. I promise that even though we are far from each other, I'm gonna make myself better sa lahat ng mga lessons na binigay niya sa amin, sa akin. I can't wait na magkaroon ng pamangkin sa inyo. Before I end this speech, I wish you, Ate Candy, and Kuya Ricky the best. I'll be always be here for the both of you. I love you both. Before I start, let's give a round of applause for the bride and groom. All of your hard work has paid off. This day has been absolutely wonderful. And to all of family and friends, thank you for coming despite our pandemic situation. Your presence is highly appreciated. For those people who don't know me, I am Ralph Joseph Santos. I may look like his brother or cousin, but I am his son. Being the best man at my father's wedding is quite an achievement because I saw how my father evolved because of love. Love can truly change a person. As you can see, my father is a very loving person. He is dedicated and devoted when he loves someone. He always gives his time and effort. He is very kind and considerate. He is passionate and most faithful. Basically, he is the perfect man. My mom used to tell me that I grew up idolizing my father.
Well, there's no reason why not to idolize him because for me, he is a great person. I admire how he shows his love for someone, how he is willing to change for the one he loves. None of this will not happen if he didn't meet Miss Candy Inoue, or we shall call now Miss Candy Santos. My dad married a kind, promising, and beautiful lady who helped him to improve as a better man. She showed my dad to a brighter world full of adventure and love. Today, we had witnessed their union as husband and wife. This is their new step in life, and may they be filled with happiness and success along the way. There may be obstacles and challenges along the way, but I pray that with your love, you will overcome all of this. Thank you. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. Yeah. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. Good evening po. Sana busog po ang lahat. Kamusta naman? Ayan po. Unahin po muna namin yung message for Mami Arlette. Mami Arlette, thank you po for having me as part of your family. And thank you po, Mami. Siyempre, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magkakaroon ng isang boo-boo bear. ng isang very, selfless, kind na pangasawa ko, Mami. Thank you for always supporting us. Thank you po, Mami, sa laging pag-intindi sa amin. And always remember, Mami, na we will always look up to you. Kung ano, Mami, yung mga nakita namin sa inyo, dadalhin po namin siya hanggang sa magiging apo niyo pa po sa amin. Ayan. And we will always thank the Lord for you, Mami. And kayo na po ang aking pangalawang Mami. Thank you, Mami, and I love you. Okay. Yes! I love you din si Mami. Nakuha ko din ang I love you ni Mami Arlette. Ayan. Ikaw kay Mami. Mami, ayos ba tayo dyan? Mami, thank you sa lahat mula nung pagkabata ko hanggang ngayon, nandiyan ka para sa akin. Hindi ka nagsawa na pangaralan ako, na alagaan kami ni Karen, na alam ko na ikaw lang. Ikaw lang mag-isa ang nagpalaki sa amin. At sobrang thankful ako kay Lord na ikaw ang binigay sa amin ni Karen. Kaya, I love you, Mami. Next sa aking Mommy Bear, Mommy Bear ng lahat, ng barkada ko, ng mga pinsan ko, Mommy ng lahat. Queen Mother nga kung tawagin. Ayan. Mommy, unang-una sa lahat, mahal na mahal kita. Alam mo yan, Mommy. And lagi lang kaming nandito ni Bubu. We may have started or beginning our life now together, but always remember, Mommy, na
andito lang kami, hindi ka namin pababayaan. And ikaw ang tumayo na mommy and daddy namin. Hindi ka namin pababayaan, lagi mo yung tandaan. And kung ano yung ako ngayon, mommy, lahat to galing, dahil sa'yo. Ang pagiging kamalditahan ko ba, mana sa'yo, mommy? Yung pagiging ano, madaldal, mommy, no? Ayan. And thank you, mommy, sa lahat-lahat. Mahal na mahal kita. Hindi magbabago yun. Mas mamahalin pa kita araw-araw, mommy. Tandaan mo yun. And kayo, Tosan, nasa Japan man siya ngayon. O, Tosang, arigato, ne. Aishiteru yo, Tosang. Tulog na ata. Ayan. And mommy, always remember also na we are always praying for you. Basta andito lang kami lagi. I love you, mommy. Thank you po sa lahat. And syempre sa pagtanggap kay Bubu. Alam ko, kahit nung college pa ako, mapili ka talaga. Sinasabunutan mo ako, nanliligaw pa lang. Sinasabunutan mo na ako. Pero ayan, mommy, thank you sa pagtanggap kay Bubu. Nakita mo naman kung paano niya pinatunayan ang pagiging ano niya, karapat dapat. Ayan, I love you, mommy. Hello, mommy. Remember me? I'm the husband of Candy Lou in a way. Officially. Hey, mommy, thank you. Thank you sa pagtanggap sa akin sa family niyo. Maraming maraming salamat sa pag-iintindi sa amin, sa pag-aalaga sa amin. Lagi kang nandyan. Tuwing pagigising kami, may kakainin na kami. Nakaredy na. Maraming maraming salamat, mommy. Tsaka tulad nga ng sinabi ni Candy, andito lang kami palagi para sa inyo. Tutulungan namin kayo. Hindi namin kayo puwabayaan. Mahal na mahal namin kayo, mami. Kayo, Tosan. I will learn how to speak Japanese soon. Very, very soon. Thank you, Tosan, and I love you. Candy, Ricky, Wisco, I hope you'll be happy, peaceful, and success in your life. You know, we can never be with you forever, but I know God will always be with you. God bless you, and I love you both. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. At una-una sa mga pumunta dito, sa pagmamahal niyo sa mga anak ko, ito na tayo. Kinasal na rin. Thank you, Lord. Andito na kami. Pasensya na po kayo kung medyo magja-Japanese ako at itatagalog ko na lang yung sinasabi ng papa niya para sa inyong dalawa na. Utosang no koto wa. Tatamate. Watashi wa utosang desu. Kekon omedatotte. Kyo karawa puraide. Awasite, seyawasite, ketewana, tukurimasa aini. Ukwasang nukuto wa. Dajan sinasaini. Kendilu unigaisi masu. Ukwasang wa history dake dakara. Chanto riki no riku wa. Ishukemi wa aisteru kasang te. Dakara watashi dake datte. Saigo no kekon wa gominasaite. Philippines ikunay kara datte. Mata ikukara. Muy kay kekon ika datte. Ato video suruto sashin surute. Ito po sa Tagalog ang ibig sabihin. Ako, ako ang iyong ama, ang papa mo. Ngayon, kinasal kayo ngayon. Sana, panindigan yan ni Ricky bilang isang lalaki na pagmamahal. Siya masaya, pero nandun nga siya, wala siya magagawa. Dahil nga sa nangyari. Sana, ito yun na anak, alam mo na intindihan mo to. Ang pakiisap niya sa inyo, Ricky, sa inyong dalawa, bilang magulang sa mama mo, at sa aking magulang mo. Mahalin niyo daw kami kasi solo lang kami dalawa.
At mahal na mahal daw ako ng papa mo sana bilang baby ka niya, na ngayon may asawa ka niya, na baby ka pa rin daw niya. Huwag mo daw akong pababayaan. Ito, nakalagay dito, anak. Ha? Oh. May ebidensya. Guminasay dati. Ano ang guminasay, anak? Pasensya na. Philippines iku muskashi dakara dati. Medyo mahirap daw talaga. Sa lahat daw nang nagpunta dito, sa pamilya ko, pamilya na Ricky, mga kaibigan mo, sa maraming maraming salamat daw. At I love you, Musume. Ang Musume, my baby girl. Ayan. Ngayon naman ako, anak, eto na tayo sa akin. Eto na. Ang sabi ko lang sa'yo, Ricky, Ricardo, Ricardo, ako, alam ko, malamal mo yung anak ko. Diba? Wala na akong masasabi sa'yo, kundi Ricardo. Maswerte si Candy sa'yo, napakabait mo. Wala akong, okay ka, love mo ko. Parang, magaang, una galit ako sa'yo, di ba? Alam mo kung bakit? Dinate mo ko, pinakain mo ko, bibingka. Oo, di ba? Ang sabi ko kay Candy, ba't gano'n yung itsura nun? Hindi ba addict yun? Ah, oh, di ba? Di ba? Remember me? Ah. Oh. Tanda-tanda mo 'yon, nasa kotse ako, di ba? Anyway, nakita ko naman mahal mo anak ko, wala akong masasabi sa iyo. Swerte sa iyo si Candy, pero napakaswerte mo sa anak ko. You know why? Nakuha mo siyang buo. Cum laude sa eskwelahan. Matalinong bata, negosyante, mapagmahal, una-una kay Lord, diba? Sana anak, tuloy-tuloy yun. Pati yung pagmamahal mo sa mga kapatid mo, huwag mong tatanggalin yun dahil ikaw ang nanay ko, diba? Ikaw din ang anak ko. Ikaw din ang kaibigan ko. All around. Pero sana naman anak, marunong ka man magluto eh, gawin mo na. Please, 'di ba? Ikaw naman Ricky, masyado mo naman ini-spoiled. Pag hindi nagluto, ikaw nagluluto. Pag hindi naglaba, ikaw naglalaba. Oo. Kaya pag nag-away kayo, hiwalay kung hiwalay. Anal kung anal. Hindi, joke lang 'yun, ha? Joke lang. Alam mo natutuwa ako sa iyo, anak. Anak, anak na 'to. Ito sa totoo. Sa totoo lang, ha. Sa totoo lang, ha. Sa totoo lang. Natutuwa ako sa inyo, anak. Alam niyo kung bakit? Nakikita ko kayo gabi-gabi. Nagpe-fellowship kayo. Nagpe-pray kayo sa bahay. Nag-ano tayo sa bahay. Yan ang pinaka-number one pasasalamat ko kay Lord. Na pati ikaw, anak, tinuruan mo ko makinig sa Bible. Marami kong natutunan sa iyo doon. Hindi man ako umasa sa anumang bagay sa iyo. Ang malaking papasalamat ko sa iyo. Huwag mo na akong bayaran o ano man. Mahalin mo lang ako at ituloy-tuloy mo lang yung pagturo mo sa akin regarding sa Bible. In Jesus' name talaga, amen. Good evening sa inyong lahat at maraming salamat sa pagpunta niyo. Alam namin na yung panahon ngayon ay mahirap dahil sa pandemic, pero sa kabila na nandito pa rin kayong lahat at sinamahan nyo kami sa aming kasal. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana masarap ang kayo sa pagkain at nabusog kayo. Thank you, everybody. Gandang gabi po sa inyo lahat. Thank you so much po. Na-appreciate po namin ng sobra yung pagpunta ng mga kaibigan namin, mga ninong sa ninangs, titas and titos, mga pinsan, lahat, mga kaibigan po namin. Salamat po sa inyo. And to all our suppliers as well, thank you so much. Without the help of you guys, hindi
dito posible na ganito kaganda ang event natin, ang wedding namin. Thank you so much for making it possible. Alam po namin na sa ganitong panahon, mahirap gumalaw, pero sobrang thank you po sa pagpunta. We are covering all of us in our prayers na makauwi po tayo lahat ng safe. Thank you po. And hopefully, in God's favor, matapos na po ang mga sacrifices nating lahat. Thank you so much po for witnessing our wedding. Sana na busog po namin kayo. Pasensya na po at hindi pa tayo makapag-after party kasi alam nyo naman for safety purposes. Tuloy natin ang kaligayahan sa mga susunod na kabanata. Thank you po sa lahat. Mahal na mahal po namin kayo. Warm rains come rushing back to me. Miles of windless summer night air. Secret moments shared in the heat of the afternoon. Out of the stillness, soft spoken words. Always forever near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. I love you, always forever near and far, closer together everywhere. I will be with you, everything I will do for you. You've got the most unbelievable blue eyes I've ever seen. You've got me almost melting away. As we lay there under a blue sky with pure white stars.